Sobrang desperado ngayon ang Magnolia na makakuha ng scorer. Ay tanggapin na kaya nila itong si Mikey Williams. Nakita na natin ang problema ng Magnolia sa scoring. Kapag hindi nag-click itong si Ian Sanggalang at itong si Paul Lee, 51 points ang kanilang makakaya lang ipuntar. Obviously, kung hindi nila yung magawa, kung hirap na hirap sila sa isang team katulad ng Meralco, paano pa kung ganyan na performance nila kontra sa San Miguel o kaya TNT? Kaya sa tingin ko, kinakailangan ngayon ng malaking pagbabago dito sa Magnolia. At isa nilang kinakailangan ay scorer. Dahil dito, kung tayo ay kukuha ng mga scoring ng PBA to sa mga scoring guards, isa na siyempre dyan sa pinakamataas doon sa list ay si Mikey Williams. At mukhang sa tingin ko, dapat ng Magnolia i-consider na rin to. Alam natin kung ba't ayaw pumirma ni Mikey Williams dito sa TNT, hindi magkasundo sa pera. Ang SMC mas maduwag pagdating sa ganyan. Kaya kung ano man ang hinihingi ni Mikey, dapat ibigay na ng SMC. Magbigay sila ng isa ring quality player dito sa TNT kapalit. Kung si Gio Halalo nang hilingin, ibigay nila. O di kaya si Paul Lee kung yan ang hihilingin. Alam natin na mayroong risk dito kay Mikey, pero magkakaroon lamang ng risk kung hindi siya happy doon sa contract. Kung nagawa ng San Miguel na ibigay yung gustong kontrata ni Jerome Teng at Maverick Ahanmigsi para ang mga ito'y mapunta sa San Miguel at Hinebra, kaya din nilang gawin yan para dito kay Mikey Williams. Dahil ang Magnolia nangangailangan ng scorer ngayon. At ang tingin ko solusyon dyan talaga ay itong si Mikey Williams. Dahil kung makuha nila si Mikey, hindi mangyayari yung 51 points ka na sa isang game. Dahil alam natin kung paano umiscore itong si Mikey. Kaya sa tingin ko magiging okay kung ganyan ang mangyari. At ang TNT naman, dapat pakawalan na rin ito si Mikey dahil obviously ayaw na sa kanila eh. So kung si Paul Lee o Gio Halalo naman ang makukuha ng TNT, abay sulit din yan para sa kanila. Bukod doon sa pagre-rebid ng Converge na napapapalita, ngayon ang isa pang team na sa tingin ko tumitingin ng pag-improve ng lineup ay itong Rain or Shine Elasto Painters. Dahil ang nagiging problema palagi ng mga bataan ni Coach Hengyao ay yung mabaga nilang start bawat conference. Kaya nasasayang yung magaganda nilang panalo. Katulad niyan, nanalo nga sila ng 5 sunod pero 4 na sunod din yung talo nila bago mag-start nung pag-start ng conference. Kaya isang talo lang after nung 5-game winning streak nila, delikado yung ulit yung lagay nila. Kaya sa tingin ko mukhang kinakailangan ng pagbabago dyan. At ang dapat kunin na player ni Coach Hengyao ay yung magagamit niya talaga. Example na naman kung itong si Luis Villegas ay talagang hindi niya gagamitin, ay dapat i-trade na to sa Converge para dito kay Gio ang buhot. Dahil parehong big man ito at kung ito si Villegas ay hindi napapakinabangan ni Coaching, baka magamit ito ni Coach Aldin Ayo kung sino man ang bagong coach na lilipat dito sa Converge Fiber Xers. Samantala naman ito si Ambohot yung style niyan ng paglalaro, isang 6-7 na stretch 4 ay bagay na bagay naman sa Rain or Shine Elasto Painters. Kaya sa tingin ko magiging okay ang performance nila kung pareho nilang gawin ang trade na to. Mutually beneficial nga at hindi naman ito masasabi na imbalance. Actually, ito si Ambohot nga nababangko dyan sa Converge Fiber Access at ito si Villegas ganun din. Kaya sa tingin ko kung matetrade, ito si Gio Ambohot dito sa Rain or Shine, magkaka-playing time na siya dyan. At ito si Villegas ganun din dito sa Converge Fiber Access. Ngayon, bukod yan sa mga big men, kailangan din siguro tignan nila yung ibang players katulad nila Boberga, Gabe Norwood. Kung ito ba ay pwede pang i-trade. Lately, ang ganda ng nilalaro ni Big Bo, so baka magdalawang isip si Coach Cheng na i-trade yan. At itong si Norwood, baka mag-retire na yan bilang Elasto Painter. Pero yung iba nilang players, syempre, anytime pwedeng i-trade yan kung maganda kapalit.